Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. So sa ating channel, meron akong dalawang klase ng viewers na pinagsisilbihan. Z400 riders at saka mga classic 250, I don't know, enthusiasts. At saka yung mga butingting boys na tinatamad na sa aking channel, kaya tinatamad na rin ako sa inyo. Anyway, na-curious ako nakaraan sa aking vlog kung gumagana ba talaga itong ating 30 holes needle dyan. Kung mas tipid ba talaga kumpara dito sa ating 4 holes. Maya aminin ako sa inyo mga kaibigan. Kapag gusto mo na acceleration, you want your mixture to be rich sa karburador. Mga marunong lang magtono nakakaintindi nun, hindi natin papaliwanag. Dahil sa dami ng video na gawa ko, dapat naintindihan nyo na yun. At ang ginagawa ng ating 30 holes needle jet ay nililin niya yung ating mixture. In theory, titipid tayo sa gas doon. On the other hand, the 8 holes, the original na naka-install sa ating mga carburetor, ay mas maganda yung throttle response. Pero sa settings ko nakaraan, mas maganda yung top end nitong 30 holes. Pero mas maganda yung throttle response dito sa ating 4 holes. With some tweaking, with some adjustment, makukuha mo rin naman yung ganda ng throttle response dito sa 30 holes. Ngayon, ang topic natin ay tipid ba talaga itong 30 holes? O mas maganda ba talaga yung performance? Kaya ibabalik ko sa 4 holes at mag-fuel economy run uli ako dito sa ating Classic 250. By the way, guys, meron tayong bagong nakakabit dito. From Lutgador, basta second hand ko lang to na bili. Galing kay... Kalimutan ko na yung pangalan mo. Ito yung gumagawa ito. Yan, si Lutgador. At saka yung nabilan natin, second hand, sa halagang 1,700 with a shipping fee of 600 pesos. Meron na tayong bagong seat sa mga Rusi Classic 250 riders. Review natin. Masyadong malambot ito, part na to. Dito okay lang. Maganda kasi plug and play. Yun yung hanap ko sa upuan. Wala nang i-modify. Quality naman yung leather. Kung naghahanap kayo lambot, ito sobrang lambot. Mas trip ko yung matigas. At mas trip din ang mga girlfriend nyo. Where were we? Ngayon nagkakalikot ako, nagpuputing-ting. Ito nga, ibabalik ko itong 8 holes. Update na rin natin kayo. Ibabalik ko sa port clip. Itong nakakabit yung aking 30 holes ay nasa third clip yung aking needle. Ngayon ibabalik ko sa port clip. Nilitan ko ulit yung aking main jet. Dito sa ating 8 holes needle jet, nilitan ko yung aking main jet sa... Ang ingay mo, track! Sa 122. Ang nakakabit sa aking 30 holes needle jet ay 125. Yun yung mas maganda sa kanya, no? Pero sa 8 holes, mas maganda yung 122. Depende yun sa bawat motor. Trial and testing yan. As I mentioned, na-mention ko na to dati ang tip. Dahil sa dami ng tatanong kung paano magtono ng karburador, hanapin mo muna yung pinaka-the best na main jet. Paano mo gagawin yun? Salpak mo yung may kalaki, ang main jet. At biritin mo sa highway. Kapag nalunod, masyado yung malaki. Mag-step down ka. Kapag ka umokay, yun na yun. Kapag hindi pa rin umokay, mag-step down ka ulit. Napakadali, di ba? Kapag nahanap mo na yung main jet, tuloy-tuloy na yung adjustment mo. Kapag nagkakaproblema ka sa gitna ng throttle, dito ka mag-adjust sa clip. Pasensya na mga Z400 fans. Yung channel natin, kung anong matripan ng inyong vlogger ay yung kanyang iba-vlog. Mag-mention tayo ng mga ilan sa aking mga nakaraang mga buhay. Sinubukan ko sumama doon sa Kawasaki Track Bike Event nakaraan na puno na yung slots. Sinubukan ko rin magpa-schedule sa test ride nitong PCX. Puno na rin yung slots. Ayaw tayong paggawain ng ibang content maliban dito sa Classic 250 saka Z4 kakamotehan. Okay, ikakabit ko na. Wait lang. Bago ko tuloy ang maisalpak, may nakalimutan ako i-mention sa inyo. May napansin ako kanina dito sa aking slides, doon sa may nakakabit ko. Naninilaw yung kanyang, hindi pala slides, floater. Naninilaw yung kanyang float at naninilaw rin yung sa may bandang slides. Indication na mataas yung sulfur content ng pinaggagasolinahan kong gasoline station. Kasi dati, lagi ako nagbubukas din ng karburador. Hindi naman ganun, hindi naninilaw. Hindi ako doon sa kanila nagagasolina. Ngayong sa kanila ako regular na nagagasolina, napansin ko naninilaw o mabilis na nilaw yung aking mga floater saka slides.
yung dilaw na to, sulfur to, medyo powdery siya, dumidikit siya sa plastics or sa kahit anong part na hindi nadadaanan regularly ng gasolina o nai-istakan lang. So indication na marumi yung kanilang gasolina, guys. Huwag kayo ron magpagas sa ganong klaseng gasoline station kapag may mabilis naninilaw na part sa carburetor nyo. Tip lang naman, maniwala kayo kung ayaw nyo maniwala. Kasi yung ating sulfur content, hindi talaga yan totally ma-eliminate. So kung matagal na i-stack yung motor mo or talagang matagal na, may magiging dilaw talaga. Pero kung mabilis naninilaw, ibig sabihin madumi yung kanilang gas doon sa gasoline station na pinagpapagasolinaan mo. Kung saan man sila kumukuha, yung refinery nila ay palyado. You know, minsan ako nagtrabaho sa refinery. That's why I know these things. Okay na, test ride tayo. By the way, magpapalit na rin ako ng 1548. Yung ating current sprocket na 1448 ay masyadong low speed. Maganda siya pang akyata ng bundok, pero masyadong low speed eh. Shift ako ng shift ng gear eh. Galing ako sa 3.0 ratio, kaya medyo na low speed din ako masyado. Kaya eto, sa gitna tayo, 15. Yung nakaraan, 16. Ginawa natin 14 ngayon, hindi ko nagustuhan. Maganda siya sa acceleration, pang wheel, etc. Pero, eto, try natin to 15. Okay na po? Okay na. Yan, 0-0 yung trip natin. Bago tayo mag-start, teka lang, baka may nakalimutan ako ah. Pero kung nakalimutan ko yun, hindi ko yun maalala, diba? So ang topic ng vlog, 8 holes versus 30 holes needle jet. Kung totoo bang nakakatipid sa gas ang 30 holes, malalaman natin yun. Pwede nating skip na tong rides, diretso na agad sa result. Pero syempre, kailangan nakita nyo kung paano ko dinrive, kung paano ko na-achieve yung ganong klaseng fuel economy, di ba? Doon lang naman sa mga interesado. Magiging mix to, may traffic, may straight, may curb. Yun, doon ko itetest tong ating vlog topic for today. So mga bagay na itetest natin, itong handlebar natin, medyo tinaasan ko yung position. Yung upuan, binago natin. At yung sprocket, gumagamit tayo ngayon ng 1548 combinations. Update lang, no? Tapos yung ating suspension ay aking medyo tinaasa na rin. Malikabok. Hindi pa ako nakakalayo, dami ng obstacle. Checkpoint. Update, nakaka 10.4 kilometers na tayo, maintaining lang ako ng 6,000 RPMs, takbuhang sa around 104, ganyan, minus 10, 90, kasi advanced yung reading yan, pagkakaalam. May karamihan ng obstacle ngayon. Oh my, malikabok na ito. Pansin ko lang, mas mababa yung buka ng throttle ko sa cruising speed sa bago nating setup ngayon. O nga pala, 122 main jet, 35 pilot, port clip needle, tapos nasa around 2.0 yung air screw. Yan, para sa mga mahilig magtanong. Kaldag, kaldag, baka naman pwede pa asapalto itong daan na ito. Nakakapagbuka ako ng throttle ngayon dahil asfalto. Uy, importanteng tao ah. Ito na naman. Para ka na nga kung tayo. FAB 23 kilometers. Zigzag road possible for light vehicles only. Then bakit maraming ang kaltag ah. Ocean, accident prone area. May papakita lang ako sa inyo. I love Mariveles.
Tapos okay na yan. Walang hintuan to. Ba't siya sumisenyas? Wala naman siya nasa likod. Narito ulit tayo mga kaibigan sa tinatawag na Maradala Zigzag Road. Bakit kinakatakutan? Dahil zigzag. Eh di wow. Feeling ko mas mabilis yung takbo ko ngayon ah. Uriko. So mabagal pala talaga ako dito sa zigzag. Overtake nga raw tayo dito sa shoulder. Delikado nga magmabilis dito. Nakaraan kasi marami akong nakasabay nasa harap, kaya mabagal talaga yung pace ko dito. Matigas yung aking suspension. Temperature check. Baka kung may lagnat ka, hindi ka makapag-motor, no? 4, 3, 2, 1. Competitive scooter. Mukhang may maganda tayong content ngayon, ah. Hindi ako taga dito kaya hindi ko makamatekamots. Amoy na amoy ang dagat. Ang lansa ng dagat. Sa ulado ko na ito. Rough road ito. Municipal guard. Ang alikabok ng aking GoPro. Kilometers. Parang naalala ko na kung ano yung nakakalimutan ko ah. Yung ORCR. Wala akong dalang ORCR nito. Yari ako pag nagkataon. Palatandaan na matigas yung gulong mo kapag nag-skid-skid. Mas feel ko yung pep nung 1448, syempre low speed eh. Ito saktuan lang. Woo! Something's telling me that it might be you ah. Something's telling me that might be you. Hindi kasi ako sure kung may buhangin o wala.
kaya pala lumundo na pala yung clutch ko. Kaya pala ang hirap ha, kaya pala kaya ako parang lumalayo. Tanggal yung tornilyo dito. Ayan, umangat to. Umangat tong halinki. Okay, chill ride. Chill ride. 55 kilometers. Kaya pala ka ako. At parang kumakalas yung clutch ko. 55 kilometers away from home. Dig. Pupuwing ako. Layo na naman yung aking clutch. Ahon! Ahon, baby! Aray ko. Baka pwede pa overtake. Alright. Kambing. 80 kilometers, 79.9. Papakinggan ko muna yung katahimikan. Tarkisyan, tahimik tala dito. Ako lang pala maingay. Kaingay-ingay siguro ng motor ko dito. Ayos naman, pero masyadong malambot para sa akin. At bumaba yung aking puwet, kaya medyo umangat yung aking tuhod, nakagala na. Ito, inangat ko ng kaunti. Ayos lang naman. Maraming beses ko nang iniisip na ibenta tong motor na to. Wala naman ding masama dahil 3 years na rin. Nagsasawa naman din tayo na. Pero sa kabila ng lahat, natitripan ko pa rin siyang buting tingin na. Naalala ko yung Z4 ko, yung dinala ko sa pwesto na yan. Hirap na hirap ako makalis doon sa off-road. Maraming beses nyo nang nakita sa vlog ko itong lugar na ito. Kaya didiretso tayo sa gasoline station at malaman natin itong kasagutan sa ating content. Downshift. 117.8.
Hindi siya nag-erratic yung kanyang RPM. 117.9. Kapul tank lang. Ganyan lang sa bakal. 4.32 liters. 117.9, 4.32 liters. Mas malakas ng kaunti. 3.99 nakaraan eh. Pwedeng error din sa nagagas ano, dahil sobra-sobra dun sa level yung kanyang nilagay. So, kilometer per liter, 117.9 divided by 4.32. So, 27.29 ang ating 8 holes needle jet. 29.5 ba yung nakaraan? 2 kilometers din yung difference. 2 kilometer per liter din. Malaki yun. So, ito yung range ng ating 28mm carburetor. 27 to 29 km per liter. Combined. Alright, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo.